Kuya Jay, pakilagay mo na yung isang mansana, isang pera, isang persimmon. Opo. Mahigit 2 dekada ng tindera si Marilyn sa Estero Sigado Street sa Quiapo, Maynila. 21 years na ako nagtitinda dito sa Quiapo at ang tinitinda ko ay mga prutas at tinahaluan ko ng ibang paninda kasi hindi naman palaging mabenta ang prutas. Wala na siya, karton. Nagkalat daw dati ang mga nagtitinda rito. Kanya-kanya raw silang pwesto. Nakapwesto rin kami na ganon, kaya lang, yung kahit papano pwede kang umano ng lumagpas ng konti. Pag daladalaway mo kaya yun para mataas. 80 piso kada araw ang bayad niya noon sa naniningil sa pwesto. Pero wala raw siyang natatanggap na resibo. Para dyan ka na kumuha ng ano. Umaabot daw ng 5,000 piso ang benta niya noon. 1,000 piso ang naiuwi niyang kita. Sa pagtitinda niya raw napagtapos sa pag-aaral ang 3 anak. Nakatulong ang pagtitinda ko dito sa pamilya ko, gawa nang dito ko sila napagtapos ang pag-aaral. Yun lang, kasi wala naman ako ibang alam na hanap buhay, kundi ang minana ko pa sa magulang ko na yung pagtitinda ng prutas. Nang magpalit ng alkalde ngayong taon, inayos daw ng lokal na pamahalaan ng Quiapo. Tinanggal ang nasa gitna ng kalye at itinabi sa gilid. Nung araw kasi medyo kahit papano nakakalagpas ka ng konti. Mabenta kasi nung araw eh. Parang ang tao, pag masikip, alam mo, ang Pilipino, pagka ano, usisero yan na, ano yung, ba't mabili dun? Ba't maraming tao dun? Ganun, pupuntahan ka. Mabenta talaga ako sa mabenta noon. Bawal na rin silang maglatag. May guhit kung hanggang saan lang pwede ang tindahan. Sinisita raw ng mga tauhan ng City Hall ang mga lumalagpas sa guhit. Araw-araw may nag-iikot. Maya't maya, meron talagang umiikot. Tsaka kailangan maging malinis ka sa lugar mo. Minsan ang napagsabihan si Marilyn ng mga nag-iinspeksyon sa lugar. Kapag nakita nilang hindi ka sumunod at lumagpas ka, sisitahin nila yun. Sasabihin nila, ilagay mo sa ayos para makapaghanap buhay kayo na maayos. Ngayon pagka hindi, syempre, sasabihin nun, i-ano muna, yung huwag ka munang, parang huwag ka munang magtinda. I-usog mo muna para sumunod ka. Mula noon, sumusunod na siya sa patakaran. Nagparehistro si Marilyn sa Bureau of Permits. Nagbabayad siya ng 20 pesos kada araw para sa pwesto niya sa Quiapo. Okay naman kaysa hindi, kaysa syempre wala naman kami alam na ibang hanap buhay, kundi lang yung pagtitinda na yan eh. Kailangan namin sumunod. Mas umayos at luminis daw ang lugar mula nang sumunod sila sa patakaran. Mas kampante rin daw si Marilyn na hindi na siya mapapaalis. Pero lumiit daw ang kita niya. Alas 12 ng benta ko, 450 pa lang. Magpapasko pa ngayon, ganito pa ang benta namin, matumal pa rin. Dati meron ako 1,000. Ngayon, 450 pa lang. Nagdagdag ng ibang paninda si Marilyn tulad ng wallpaper at mga pangdisenyo sa bahay. Pero hindi pa rin siya nakabebenta ng marami. Mas gusto raw ng ilang mga nagtitinda na sumunod sa patakaran kaysa mawalan ng benta. Sa amin, may ano naman kami dito, nilalagyan naman kami ng mga guhit. Kung anong binibigay ng guhit, sinusunod namin. Mas naging maganda pong benta namin nung nawala po talaga gitna kasi siyempre kami na dito sa loob nakikita. Napapansin po kami. Kasi ano eh, nakakaharang daw sa mga daanan. Pero tama rin naman yun, kasi nakakaharang eh. Sobra-sobra naman yun, hanggang ano na eh. Gilid na. Susunod na lang daw muna sa patakaran si Marilyn. Kaya naman sumunod, kailangan ganun na lang ang gawin para makapaghanap buhay pare-parehas ng maayos. Maliit man ang kita, sumasapat pa rin naman daw sa kanilang mag-asawa ang kita.
Nakatulong sa akin to sa pang-araw-araw na gastusin namin. At saka sa, siyempre, nakakaedad na kami, yung pang-maintenance namin. Yun, dito kami kumukuha ng mga panggano namin sa araw-araw. Nakakaraos. Araw-araw, halos 80,000 piso ang nakokolekta ng City Hall sa 4,000 tindero. Plano raw ng lokal na pamahalaan ng Maynila na gamitin sa pabahay ang nakokolektang pera. Diretso po yan sa Treasurer's Office para ho kayong niresibuhan coming from the Treasurer's Office. So, diretso po sa ating kaban yan. So, sa general funds, papasok po yan. Sa allocation, bahala na po ang ating alkalde kung saan ina-allocate. Maaring sa gagawin niyang mga pabahay. Kasi ang alam ko, yung pong ating sa permits division, isa po yan sa pinanggagalingan po ng pangarap niyang pabahay para po sa mahihirap. Wala namang pinaglipatan ang mga pinaaalis na vendor sa Maynila. Ngayon, kung pinagbawal na po sila doon sa kalye na yon, wala naman pong nilalagay na official na lugar na kanila pong paglilipatan. Kasi naman po, hindi naman po tayo nadagdagan ng kalye, kundi nabawasan pa nga. Ayon sa Urban Poor Associates, isang non-government organization, dapat may siguradong paglilipatan bago pinaaalis ang mga nagtitinda sa pwesto. Well, ang konkreto, dapat mag-usap sila. Kausapin ano yung problema. And then, mag-gumawa ng solusyon na mas makakatulong sa bawat isa. Hindi yung basta mo na lang aalisin. Kasi pwede ka namang magtalaga ng lugar kung saan sila pwedeng magtinda, hindi yung ihaharas mo sila. Pero para sa lokal na pamahalaan, mas napabuti ang lagay ng mga nagtitinda ngayon. Siguro dapat i-qualify natin, no? Kung talagang sinasabi nilang bumaba. Ano yung bumaba? Bumaba rin po kasi yung binabayaran nila. Tandaan po natin. So dapat we take that into consideration as well kung paano po nila sinasabing ang take-home pay nila ay mas maliit kaysa dati. Tandaan po natin, mas mababa rin po ang kanilang binabayaran ngayon. Yun pong sinasabi po natin na nakakaraan na yung mga tao, that only shows na mas makikita po sila. Kasi mas marami pong tao ang nakararaan. Disiplina at kaayusan ng komunidad ang ilan sa sukatan ng isang maunlad na pamayanan. Dapat ang karapatan ng lahat na gumagamit ng kalye ay protektado. Namimili, nagtitinda, naglalakad, o nagmamaneho man.